Welcome po sa ika-anim na episode natin ng Letter of James. Medyo mahaba-haba, ano? Dahil sa napakarami pong mga mayayaman na mga aral na ibinigay sa atin. Dito po sa episode natin na magsisimula tayo sa Letter of James chapter 4 verse 7 at tatapusin na natin yung chapter 4. May mga magagandang aral na sinasabi sa atin. Ang una po ay tungkol sa paghuhusga. Paghuhusga sa ating kapatid. At iyan po ay isang nangyayari sa ating pamilya, sa ating mga simbahan, sa ating mga organisasyon. Yung paghuhusga. Huwag tayong maghusga, ipaubaya na natin sa Diyos ang manghusga, hindi tayo. At pangalawa po na isang aral din na mahalaga sa atin ay tungkol po sa ating planning. Nagpla-plano tayo ng ating mga gagawin, parang nakakasigurado tayong hawak natin ng lahat. Mga kapatid, hindi po natin hawak ang bukas. Kaya kapag tayo nagpla-plano, dapat may puwang sa ating isip kung gusto ng Diyos. Kung may awa ang Diyos, gawin natin ito. So, iyan po ay sinasabi rin sa atin ni Santiago. Kaya, subaybayan po natin itong episode na ito at pakinggan natin at sundin natin. Pinapakiusap po uli sa inyo na sana bago tayo magsimula ng ating Bible study, binasa niyo na muna yung text, sinikap niyo na munang unawain, at pagkatapos na mapakinggan ang paliwanag, balikan niyo uli yung text. Basahin niyo uli. Tingnan niyo po kung mas lalong lumalim ang inyong pag-unawa sa text dahil po sa ating pagba-Bible study. Huwag po tayong magsawa na palaging balik-balikan at basahin ang Biblia, ang mga text ng Bible. Napakayaman po yan. Hindi po natin mauubos na malaman ang lahat kung hindi po tayo po nagbabasa nito. Kaya, huwag tayo magsawa na balik-balikang basahin uli at pakinggan ang salita ng Diyos. Pagkatapos po ni San Pablo na magsalita tungkol sa mabubuting asal na dapat natin kunin at iwasan natin ang masasamang asal kung tayo ay maging kasama ng Diyos at hindi maging kaaway niya, nagsalita naman siya ngayon tungkol sa demonyo. Kaya sisimula po tayo sa chapter 4 ng Letter of James verse 7. Narinig po natin ang sinabi ni Santiago. So submit yourselves to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you of two minds. So, may contrast po dito, ang contrast, resist the devil. At ang verse 8, draw near to God. Kung nagre-resist tayo sa demonyo, siya po ay lalayo sa atin. He will flee from you. Kung tayo ay lumalapit sa Diyos, siya ay lumalapit sa atin. Kaya nandyan po yung contrast. Iwasan natin, lumayo tayo sa kasamaan at lumapit tayo sa Diyos. Ito rin ay makikita natin sa ating pinangako sa binyag. Ang unang bahagi ng pangako na itinatakwin niyo ba si Satanas? Tinatakwin niyo ba ang kasamaan?
tinatakwin niyo ba ang kasalanan at ang tukso? At pangalawa, sumasampalatay ka ba sa Diyos Ama? Sumasampalatay ka ba sa Diyos Anak? Sumasampalatay ka ba sa Diyos Espiritu Santo? So ganun din, lumayo sa kasamaan at lumapit sa Diyos. Kaya kung tayo ay nagpapailalim sa Diyos, lumalayo tayo sa kasamaan at lumapit tayo sa Kanya. At sinabi din sa verse 8, "Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you of two minds." Cleanse your hands, ang inyong mga kamay, linisin ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ang inyong puso, kayong nagdadalawang isip. Bumalik tayo uli, no, sa narinig natin sa chapter 1, yung mga nagdadalawang isip, yung hindi disidido. Kaya, cleanse your hands and purify your hearts. Mahalaga po itong dalawa. Nagsisimula ang kasamaan sa ating mga puso, sa ating binabalak. At iyan ay lumalabas sa ating kamay. Kaya kung gusto natin na maging maayos, linisin natin ang ating puso, linisin natin ang ating mga kamay. Huwag tayong gumawa ng masama. So tungkol po sa pagre-resist sa devil, nakikita po natin na ang ating buhay Kristiyano ay isang pakikipagdigma, ay isang pakikipagtunggali. It's a struggle. It's a war against evil. Nagsimula na po yan sa paglikha ng Diyos sa tao at pagkasala ng tao. Sinabi ng Diyos sa babae sa Genesis chapter 3 verse 15 noong matagpuan niya ang kanilang pagkakasala. At bilang parusa sa babae, ito yung sinabi ng Diyos, "I will put enmity between you and the woman, between your offspring and hers. They shall strike at your head while you strike at their heel." Hindi niya pala ito sinabi sa babae. Sinabi niya pala ito sa serpent, no, sa ahas, sa demonyo, na magkakaroon ng enmity, ng labanan sa iyo at sa babae. Labanan ng inyong mga anak at ng kanyang mga anak. Ang mga nanggagaling sa iyo at nanggagaling sa babae, yung mga demonyo, they will strike at your head, ang mga kasama ng babae, ang mga anak ng mga babae, lalong-lalo na ang pinakaanak ng babae, na walang iba kundi ang pinangakong Mesiyas, will strike at your head, aapakan ng ulo mo, while you will strike at their heel, na ikaw mismo ay tutuklawin mo ang kanilang paa. So, yan po yung struggle ng babae at ng ahas, ng mga nanggagaling sa babae at nanggagaling sa ahas. Matatalo ka ng mga nanggagaling sa babae, lalong-lalo na ng isang pinakananggaling sa babae, at yan po ay ang anak ng Diyos na naging tao. Pero tutuklawin mo rin ang kanilang paa. Ibig sabihin, masasaktan mo rin sila. Ganyan nga nangyari. Si Jesus, nag-struggle din siya sa kasamaan. Natalo niya ang kamatayan ng kasamaan, pero naghirap din siya, nagdusa din siya. Sa first letter of Peter, chapter 5, verse 8, ito po yung sinabi, "Be sober and vigilant while your enemy, opponent, the devil, is prowling around like a lion, roaring, looking for someone to devour." Kaya sinabi yan sa mga Kristiyano, maging maingat kayo. Be sober and vigilant, mapagbantay. Kasi ang kalaban nyo, ang demonyo, ay tulad ng isang leon na gumagala-gala, naghahanap ng kanyang malalapa, ng kanyang mabibiktima. Yan po yung kaaway nyo. Kaya maging mapagbantay kayo. Ephesians chapter 4, verse 27, "And do not leave room for the devil." Huwag kayong magbigay ng puwang para sa demonyo.
kasi ang demonyo ay naghahanap ng pagkakataon na pumasok sa inyo. Huwag kayong magbigay ng puwang sa kanya. Kaya nga sa spiritual struggle na ito, kailangan natin ng armor, ng mga sandata, ng mga pagsanggalang. At iyan naman ang describe ni St. Paul sa Ephesians chapter 6, the struggle against the enemy. At makikita po natin sa verse 11 of Ephesians chapter 6, "Put on the armor of God, so you may be able to stand firm against the tactics of the devil." So isuot nyo, no, ang mga sandata ng Diyos sa inyong pakikipagdigma laban sa demonyo. So makikita po natin dito ang struggle. At yung sinabi naman natin kanina na wash yourselves, wash your hands, wash your heart. Linisin nyo ang inyong puso. Yan din yung pakiusap sa Isaiah chapter 1 verse 16. "Wash yourselves clean. Put away your misdeeds before my eyes. Cease doing evil." Yan ang ibig sabihin ng linisin nyo ang inyong sarili. Tanggalin nyo ang mga masasamang gawa at huwag na kayong tumigil na kayo sa paggawa ng masama. Yan yung wash yourselves clean. Ilayo na ang kasamaan, huwag nang gumawa ng masama. Sa Malachi chapter 3 verse 7, mababasa natin, "Since the day of your ancestors, you have turned aside from my statutes and have not kept them. Return to me that I may return to you, says the Lord of hosts. But you say, why should we return?" Yan din yung struggle sa loob natin. Tinatawagan tayo ng Diyos na lumapit sa Kanya, na sumunod sa Kanya mga batas. At tayo naman ay ayaw. Bakit kami babalik? Pero yan po yung struggle sa loob natin na iniimbitahan tayo. Nararamdaman natin sa loob natin na tinatawagan tayo ng Diyos. Pero sa kabilang dako, sa loob natin may nagsasabi rin, bakit kami babalik sa Diyos? Anong mapapala namin dyan? So balik tayo kay James, verse 9. "Begin to lament, to mourn, to weep. Let your laughter be turned into mourning and your joy into dejection. Reject yourselves, humble yourselves before the Lord, and He will exalt you." So sa verse 8 po, makikita natin ang ilang salita, limang salita sa isang verse lang. Lament, mourn, weep, mourning, dejection. So lahat yan sinasabi ni San Pablo na manangis na kayo, umiyak kayo. Sana hindi na kayo tumawa. And your joy, turn your joy to dejection. Bakit? Kasi hindi kayo sumusunod sa Diyos. Kasi hindi nyo siya pinagbibigyan. Kaya nga kailangan tayong magpakumbaba. Kaya humble yourselves before the Lord. Magpakababa tayo. At doon ka itataas. Huwag tayong magmamayabang na parang hindi natin siya kailangan. So ilang beses na rin natin nakita dito ang sinabi, humble yourselves before the Lord and He will exalt you. Ang nagpapakumbaba ay Kanyang tinataas. Ang nagmamayabang ay Kanyang binabagsak. Itong sinabi na magtangis kayo ngayon, malungkot kayo ngayon, ay makikita din po natin yan sa Luke chapter 6 verse 25. "Woe to you who are filled now, for you will be hungry. Woe to you who laugh now, for you will grieve and weep." Kaya kayo ngayon ang nagtatangis, kayo ay sasaya, magsasaya. Kayong nagsasaya ngayon, kayo ay magtatangis. Ganon din sa Luke chapter 6 verse 21. "Blessed are you who are now hungry, for you will be satisfied.
Blessed are you who are now weeping, for you will be laughing. So, talagang babaguhin natin ng Diyos ang kalagayan natin. Kaya ipaubaya natin sa Kanya ang ating lahat. At tungkol po sa pagpapakumbaba, tungkol sa pagmamayabang, marami tayong mga verses tungkol dyan. At ito rin ang mapasasabi natin. 1 Peter chapter 5, verse 6. So humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. So humble yourselves under God, at itataas kayo. Kasi sinabi ni Jesus, Matthew 23, verse 12, whoever exalts himself will be humbled. Whoever humbles himself will be exalted. Sana po pakinggan natin itong mga salitang nakasulat, no, sa banal na kasulatan. Totoo po ito. Kaya talaga ang nagmamayabang ay ibabagsak. Ngunit kapag tayo'y nagpapapakumbaba sa harap ng Diyos, tayo po ay itataas ng Diyos, bubuhati ng Diyos. Verse 11 of James chapter 4. Do not speak evil of one another, brothers. Whoever speaks evil of a brother or judges his brother speaks evil of the law and judges the law. If you judge the law, you are not the doer of the law, but a judge. Dalawang beses po inulit, do not speak evil of one another. Do not speak evil of a brother. So huwag tayo magsalita ng masama sa isa't isa. At sama sa pagsasalita ng masama sa isa't isa is do not judge your brother. So ang nagsasalita ng masama sa kanyang kapatid, sa kanyang kapwa, hinuhusgahan niya na ang kanyang kapatid. So, he who judges his brother speaks evil of the law. Kapag hinuhusgahan mo na ang iyong kapatid, nagsasalita ka na laban sa batas. Kasi sinabi ng batas, mahalin mo ang iyong kapwa. Gawan mo ng kabutihan ang iyong kapwa. Ngayon, ginagawan mo ng masama ang iyong kapwa, ang iyong kapatid pa nga. So, hindi ka na sumusunod sa batas. Inuhusgahan mo na hindi tama ang batas. If you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. Kaya nagbigay na ang batas sa atin, sundin natin yung batas. Kapag hindi tayo sumusunod sa batas, parang sinasabi natin, mali yung batas. Inuhusgahan na natin yung batas. Pero ang batas ay dapat sundin. Hindi tayo ang batas, tagasunod tayo ng batas, lalong-lalo na batas ng Diyos. So in verse 12, there is one lawgiver and judge who is able to save or to destroy. Who then are you to judge your neighbor? Sino ka ba na huhusgahan mo ang iyong kapatid? Ibig sabihin, sa paghuhusga natin sa kapatid, hinuhusgahan natin ang batas. Sa paghuhusga natin sa batas, hinuhusgahan natin ang ating kapatid. Kaya isa lang ang nagbigay ng batas, ang Diyos. Sumunod tayo sa nagbigay ng batas. Huwag tayo maging hukom laban sa batas. So, nandito po yung salitang judging. Judging your neighbor, judging the law. At marami din po tayo niyang sa makikita sa iba pang mga aklat ng Bible. So sinabi po ni Jesus sa Matthew chapter 7 verse 1, stop judging that you may not be judged. Huwag tayong manghatol at hindi tayo hahatulan. So huwag tayong magbigay ng masamang interpretasyon at hindi tayo at pagbibigyan tayo ng Diyos, hindi tayo paghuhusgahan ng Diyos. Stop judging. At madalas po, sa ating isip man lang, ay binibigyan na, hinahatulan na natin ang ating mga kapatid. No, ginajudge na natin siya.
Romans chapter 4 verse 4, who are you to pass judgment on someone else's servant? Before his own master he stands or falls, and he will be upheld, for the Lord is able to make him stand. So hindi ikaw ang huhusga sa iyong kapatid. Ang may-ari sa kanya, ang Diyos ang maghuhusga sa kanya. Siya ang magsasabi kung tama o mali ang kanyang ginawa. Kaya mananagot siya sa Diyos, hindi sa iyo. Alam niyo, ang nakikita lamang natin sa isang tao ay ang kanyang panlabas na ginawa. Hindi natin nakikita ang kanyang intensyon. Hindi natin nakikita ang kanyang dinaanan. Kaya kahit na nakita natin na masama ang kanyang ginawa, bakit natin huhusga na masama siya? Ang makikita lamang natin, ang kanyang ginawa, hindi siya. Kaya nakita natin na nagmura siya. Huwag nating sabihin na masamang tao siya. Kasi baka naman nagsisikap na siya na tanggalin ang pagmumura. Hindi pa niya natatanggal, pero nagsisikap na siya. Kaya hindi natin masabing masamang tao siya. Hindi natin masasabing mas mabuting tao tayo kasi hindi tayo nagmumura. Kasi baka siya'y lumaki sa isang pamilya, sa isang neighborhood na palagi nagmumura. Baka tayo'y lumaki sa isang neighborhood na hindi nagmumura. Kaya ang kanyang pagmumura ay dala na ng kanyang environment. Hindi na yun siya. Kaya hindi natin pwedeng husgahan na masamang tao na siya. Nakikita lamang natin ang kanyang sinasabi, ang kanyang ginagawa. Hindi natin nakikita ang kanyang background, ang kanyang pinanggalingan. Hindi natin alam ang nasa puso niya, ang kanyang intensyon. Sa Romans chapter 2 verse 1, sinulat ni San Pablo, "You are without excuse, every one of you who passes judgment. For by the standard by which you judge another, you condemn yourself, since you, the judge, do the very same things." Kaya wala tayong excuse. Kasi kaya nga kung tayo maghuhusga, paghuhusgahan din tayo. Totoo, baka hindi tayo gumagawa ng ganyang kasamaan. Pero may mga kasamaan din tayong ginagawa. So hindi natin masasabi na mas mabuti tayo. Pero iyan ang ginagawa natin kapag tayo ay naghuhusga sa iba. Sinasabi natin mas mabuti tayo kaysa kanila. Kaya nagmamataas na naman tayo, no, sa harap ng iba, sa harap ng Diyos. Kaya ibabagsak tayo kasi tayo mismo ay nagkakasala rin. So, marami pong mga sinasabi ang Bible tungkol sa judgment kasi isang bagay yan na talaga nangyayari sa atin. Pero, tingnan po natin na talagang ang judge natin ay ang Diyos. Kaya, masikapin natin na maging maayos ang ating sarili sa harap ng Diyos kaysa sa harap ng mga tao. Kaya kung sinasabi sa ating, do not judge, sinasabi din sa atin, huwag tayong matakot sa judgment ng tao. Mas titingnan natin ang Diyos. Sinabi po yan ni Jesus sa Matthew chapter 10, verse 28. "Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, be afraid of those who can destroy both soul and body in Gehenna." Kaya huwag tayong matakot sa makapapatay, makasusugat, makapaninira sa atin sa mundong ito. Hindi nila maaabot ang ating kaluluwa. Mas matakot tayo sa maaaring ipatapon tayo sa impyerno. Kaya mas matakot tayo sa Diyos. Huwag tayong mga takot sa sasabihin ng iba, sa ginagawa, sa magagawa ng iba sa atin. Ngayon po, iyan yung isang takot na nasa maraming tao. Ano ang sasabihin ng mga tao? At lalong-lalo na sa mga Facebook, baka siraan tayo. Nandiyan yung mga fake news. Kaya ayaw nating magsalita. Ayaw natin magpahayag kasi anong mangyari sa atin. At dito sa atin sa Pilipinas, marami pong nagpapahayag na pinapatay.
Kaya maraming broadcasters, maraming journalists na pinapatay. Ngunit may mga tao matatapang, patuloy na nagsasalita. No, talagang ang kanilang paninindigan ay hindi sa harap ng tao, ngunit sa harap ng Diyos. Sana po mayroong magkaroon ni tayo na ganyang tapang. Kaya kung sa kabilang dako, huwag tayong husga sa iba, sa isang dako naman, huwag tayong matakot na husgahan ng iba. Kasi ang judge natin ay ang Diyos. Yan po'y sinabi na ni Propeta Isaías, chapter 33, verse 22. For the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our King, He it is who will save us. Kaya sa Kanya tayong mananagot. Siya ang lawgiver, Siya ang judge, Siya ang hari natin. Mananagot tayo sa Kanya. Kaya pagsikapan natin na maging maayos ang ating kalagayan sa harap Niya. Huwag tayong matakot sa sasabihin ng mga tao. Tapos, pupunta naman tayo ngayon sa isang topic. Sa pagtitiwala sa Diyos para sa ating kinabukasan, para sa mga mangyayari sa atin. Huwag tayong magplano na wala ang Diyos. Isama natin sa anumang plano, anumang balak natin, ang kagustuhan ng Diyos. So, yun naman yung paksa na papasukin natin ngayon. Sumula sa verse 13, chapter 4 ni James. Sinulat niya, "Come now, you who say, today or tomorrow, we shall go into such and such a town, spend a year there doing business, and make a profit. You have no idea what your life be like tomorrow. You are a puff of smoke that appears briefly and then disappears." Sa ating panahon ngayon, mahilig tayong magplano. Mayroon tayong mga 1-year plan, 3-year plan, 5-year plans. Okay naman na magplano tayo. Pero sa anumang balak natin, anumang plano natin, isaalang-alang natin, na hindi natin hawak ang ating buhay. Hindi natin hawak ang ating buhay. Kaya habang tayo nagplaplano, nagbabalak, pinapaubaya din natin sa Diyos. At huwag tayo masyadong stricto sa ating plano. Kasi yan ay panukala lamang sa atin. Panukala lamang natin. Balak lamang natin. Ang Diyos talaga ang magdi-decide. Kaya maganda yung sinabi niya, kayong nagsasabi, ngayon, bukas, pupunta tayo sa ganyang lugar, pupunta tayo sa ganyang lungsod, gagawa tayo ng business doon, kikita tayo, may plan ni silang lahat. Pero hindi mo nga hawak ang buhay mo. Hindi mo nga alam ang bukas. Alam naman natin na napakarupok ng ating buhay. Hindi natin ito mapanghahawakan. Para lang tayong mga usok, mga hamog na makapal ngayon. Ngunit mamaya-maya ay wala na. Natulan na mga bulaklak na maganda ngayon. Tapos mamayang hapon ay wala. No, lanta na. Ganun ang buhay natin. Hindi natin ito hawak. At iyan po ay sinabi din sa atin ni Jesus sa Luke chapter 12 verse 18. Dito po, nagbigay siya ng isang talinhaga ng mayaman na siya ay nagkaroon ng magandang ani. Kaya ang sinabi niya, anong gagawin ko? Ang dami ko ng ani. Ah, itong gagawin ko. Sisirain ko yung dating kamalig. Magagawa ko ng mas malaking kamalig. Itatago ko na roon ang aking mga ani. At magsasabi na ako, magpahinga ka na, mag-good time ka na, eat, drink, and be merry. No, kasi sigurado na provided na ang future mo. Ito yung sinabi ng Diyos. And He said, "This is what I shall do. I shall tear down my barns and build larger ones. There I shall store all my grain and other goods." But then God said to him, "You fool, this night your life will be demanded of you, and the things you have prepared, to whom will they belong?"
So mapakanino itong mga itinatago mo. Mamamatay ka ngayon. At ganun nga, hindi natin hawak ang buhay natin. Kaya huwag tayong masyadong manigurado, no, sa mga mayroon tayo. Proverbs verse chapter 27 verse 1. Do not boast about tomorrow, for you do not know what any day may bring forth. Kung anong dadalhin ng araw ngayon o ng bukas, hindi natin alam. Hindi tayo nakakasigurado. Job chapter 7. Remember that my life is like the wind. My eye will not see happiness again. Totoo, ang buhay natin ay hinahambing sa hamog, hinahambing sa usok, hinahambing sa hangin na hindi mapanghahawakan. Psalm chapter 39 verse 5. To be sure you establish the expanse of my days. Indeed my life is as nothing before you. Everyone is but a breath. Sa harap ng Diyos, para lang tayong isang hininga sa harap ng Diyos. Psalm 102 verse 3. For my days vanish like a smoke. My bones burn away as in a furnace. Parang ganun talaga ang buhay natin. Para lang tayong usok. Yung mga artista, yung mga taong tanyag ngayon, yung mga taong kilala. Pagkaraan ng ilang taon, wala lang nakakilala sa kanila. Wala nang puwapansin sa kanila. Kaya Psalm 144 verse 4, man is but a breath. His life I like a passing shadow. Dumadaan lang tayong anino. Kaya huwag tayong masyadong magmayabang. Ang nangyari sa mga nakaraan sa atin ay mangyayari din sa atin. Hindi na nga natin kilala kung sino yung ating grandparents. Ang iba nga, hindi natin kilala ang ating grandparents. Kung kilala man natin siya, sila, hindi natin alam ang kanilang ginawa. Ang iba nga, nakalimot na sa kanilang mga magulang. Tayo ba may makakaalaala rin sa atin pagkalipas natin? Wala na rin. Kaya Proverbs verse 27 verse 1, do not boast about tomorrow, for you do not know what any day may bring about. Kaya kung hindi tayo masyadong makakasigurado, ano dapat ang gagawin natin? Kaya verse 18 ng chapter 4 of James, sinabi niya, instead you should say, if the Lord wills it, we shall do this or that. Magpaplano tayo, pero isaalang-alang natin ang Diyos. Sa awa ng Diyos, kung gusto ng Diyos, ito yung gagawin natin. Dito sa atin sa Pilipinas, may iba pang mga kultura, lalong-lalo na sa mga probinsya, na palaging isinaalang-alang ito. Minsan, ako'y nakausap ko ang isang karpentero at sinabi ko sa kanya, ito yung gagawin natin. Magtatayo tayo, maglalagay tayo dito ng bubong. Makakapunta ka ba rito sa akin sa susunod na linggo? Ang sagot niya, kung may awa ang Diyos, dadating po ako. Kung may awa ang Diyos. Sa awa ng Diyos. God, if God wills it, we shall do this or that. Kaya magplaplano tayo. Gawin natin maayos ang ating planning. Pero isaalang-alang natin. Nagdidepende din ito sa gusto ng Diyos. Proverbs verse 19, verse 21. Many are the plans of the human heart. But it is the decision of the Lord that endures. Magsasangguni lamang tayo. Magplaplano lamang tayo. Ngunit ang Diyos ang magbibigay ng katuparan yan. 1 Corinthians chapter 4 verse 19.
But I will come to you soon, sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. If the Lord is willing, and I shall ascertain not the talk of those inflated people, but their power. So sinabi niya, dadating ako at susubukin ko itong mga mayayabang ito. But if the Lord is willing, I shall ascertain not the talk of those inflated people, but their power. If the Lord is willing, dadating ako. Ganun din, sinabi niya sa 1 Corinthians 16, verse 7, I do not wish to see you now just in passing, but I hope to spend some time with you if the Lord permits. So, hindi lang ako bibisita. Mananatili ako sa inyo if the Lord permits. Sana po may ganyang puwang po sa ating buhay. So, verse 18 ng James, but now you are boasting in your arrogance. All such boasting is evil. Ngayon, nagmamayabang kayo. Marami kayong plano. Nagmamayabang kayo sa inyong gagawin. All such boasting is evil. At makikita natin itong mga boasting na ito, itong magmamayabang na ito, palagi sa mga report ng ating mga politiko. Makikita po natin, ang dami nilang report, ang dami nilang mga balak. Kaya nandyan yung mga State of the Nation address. Itong gagawin ko, mga sona-sona nila. Pero pagkatapos, ano ang nangyari? No, sa pagkakampanya, ito yung gagawin. Anong nangyari? Anong nagawa niya? No, maraming kayabangan na hindi naman natutupad. Magaling lang magsalita. Matatanggal ang droga. 6 months lang matatanggal ang droga. Natanggal bang droga? No? So, yan po ang sinasabi natin. Kay all such boasting is evil. Sinabi niyan sa 1 Corinthians chapter 5, verse 6. Your boasting is not appropriate. Do you not know that a little yeast leavens all the dough sa inyong pagmamayabang? Konting pagmamayabang lang na aapektuhan, no, ang buong buhay niyo, ang inyong community. Tulad ng konting pampaalsa lang, konting yeast lang na ilalagay sa masa at umaalsa ang buong masa. Ganun din, konting pagmamayabang lang, no, at umaalsa ka na, umaangat ka na, pinapaangat mo na ang iyong sarili. Konting pamamayabang lang, no, nagpapasama sa iyo. At itong pagmamayabang na yan, ay makikita din natin sa Proverbs 25 verse 14, maganda ang kanyang comparison. Sabi niya, clouds and wind, but no rain. The one who boasts of a gift not given. Lalong-lalo na sa panahon ng mga tagtuyo na mainit, nakakita ka ng alapaap na ulap, maitim na ulap. Dumating yung hangin, umaasa tayong uulan, at walang ulan, nakaka-discourage. Lalong-lalo na kung may mga tanim ka, umaasa tayo na sa wakas, dadating ng ulan. May ulap na, no, may hangin ang dumadating, at hindi umulan, nakaka-discourage. Ganun din ang mga taong nagmamayabang sa kanilang mga pangako, nagmamayabang na magbibigay siya ng regalo at wala namang dumating. Pagmamayabang, nagdadala ng malaking discouragement. Tapos maganda din itong sinabi dito, kaya mga short sayings ito. Sabi natin ang katangian ng liham ni Santiago ay marami mga short sayings. At ito rin isang short saying na magandang pansinin. Verse 17, so for one who knows the right thing to do and does not do it, it is a sin. So ang kasalanan ay hindi lang yung paggawa ng masama. Yan yung sabihin natin, sin of commission. Gumagawa ng masama, nagmura, nagnakaw, nanira,
Yan, sin of commission. Pero kasalanan din ang hindi paggawa ng mabuti. Sin of omission. Alam mo na dapat kang magdasal. Hindi ka nagdasal. Kasalanan din yon. Alam mo na kailangan kang tumulong at may kakaya ka namang tumulong at hindi ka tumulong. Kasalanan din yon. Alam mo mali siya na dapat siyang pagsabihan. Hindi mo ginawa. Nakikiisa ka rin sa kanyang pagkakamali. Kasalanan din yon. For the one who knows the right thing to do and does not do it, it is a sin. Ansinin po natin to. Kasi marami, kapag tayo nangungupisal, ay nasasabi lamang natin yung masamang ginawa natin. Pero yung mga kabutihan na dapat natin gawin na hindi natin ginawa, nagpabaya tayo, hindi natin ikinukumpisal, pagkukulang din yan. Sinabi din ni Jesus sa John chapter 9, verse 41, He said to the Jews, But if you were blind, you would have no sin. But now you are saying, we see, so your sin remains. Yung sinasabi ng mga Hudyo sa kanya, na alam namin, alam nyo pala, ba't hindi nyo ginawa? Kung sinasabi yung hindi nyo alam, papatawarin kayo. Pero ginigiit nyo, alam namin, mas magaling kami, nag-aral kami ng Bible, alam nyo pala, hindi nyo ginawa. Your sin remains. 2 Peter chapter 2, verse 21. For it would have been better for them not to have known the way of righteousness, than after knowing it to turn back from the holy commandment handed down to them. Ang sinasabi dito ni St. Peter ay tungkol sa mga naging Kristiyano. Naging Kristiyano sila at sila'y tumiwalag, tinalikdan nila. Alam na nila ang utos ng Diyos. Kilala na nila si Jesus at tumalikod pa sila. Mas malaki ang pananagutan nila. Mas malaki ang pananagutan sa ibang mga taong hindi nakakilala kay Jesus. Hindi nakaalam ng kabutihan, kaya hindi sila naging Kristiyano. Mas maintindihan natin yan. Pero kayong nandiyan na, nalaman nyo na, tapos tinalikdan nyo pa, mas malaki ang pananagutan nyo. Ganun din sinabi ni Jesus sa Luke chapter 12, verse 48. And the servant who was ignorant of his master's will, but acted in a way deserving to a severe beating, shall be beaten only lightly. Much will be required of the person entrusted with much. And still more will be demanded of the person entrusted with more. Kaya yung mga alipin na alam nilang dapat nilang gawin at hindi nila ginawa, paparusahan sila. Pero may mga alipin na hindi nila alam ang gusto ng master, pero sila ay nagkamali. May parusa din, pero hindi mabigat na parusa kasi hindi nila alam ano ba yung utos, ano ba yung gusto. Kaya sa pinagbigyan ng mas marami ang pananagutan nila. Kaya mga kapatid, nakakatakot din mag-Bible study. At sa nag-Bible study tayo, marami na tayong alam. Ang tanong, ginagawa ba natin yung alam natin? Kaya nga, pagkatapos ng Sermon on the Mount ni Jesus sa Matthew chapter 5 up to chapter 7, pagkatapos ng chapter 7, sinabi ng Panginoon itong talinhagang ito na tungkol sa pagtatayo ng bahay. Kapag kayo nagtayo ng bahay sa buhanginan, pagdating ng ulan, pagdating ng hangin, tutumba ang bahay na yan. Kung kayo magtayo ng bahay sa bato, kahit ano pang hangin ang dumating, ano pang alon ang dumating, hindi matitinag ang bahay na yon. Ang taong nagtayo ng bahay sa buhanginan ay yung nakarinig ng salita ng Diyos. Pero hindi nagsikap na iyan ay gawin.
pagdating ng pagsubok, yan ay matutumba. Mas mahirap magtayo sa batuhan. Sa bato, talagang huhukayin, titibagin yung bato. Pero mas matatag naman ang nakatayo sa bato. Ganun din sa ating buhay. Kapag tayo nakatayo sa salita ng Diyos, hindi lang sapat na napakinggan natin ang salita ng Diyos. Hindi lang sapat na alam natin ang salita ng Diyos. Yan po ay ating ginagawa. Kaya sa ating pong pag-Bible study dito, Letter of James, marami pong sinabi sa atin. Sikapin po natin na iyan ay gawin. Kasi kung hindi natin gagawin, ay malaki ang pananagutan natin dyan. Tandaan natin, the one who knows the right thing to do and does not do it, it is a sin.